Kamusta mga kaalam? Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga Filipino celebrities na iniwan ng kanilang unang asawa. Alamin kung sino sa kanila ang nagkaroon ng issue na third party kahit na 14 years na silang mag-asawa. At sino ang may pinaka-kontrobersyal na hiwalayan sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Kaya kaalam, siguraduhing panoorin hanggang dulo para malaman mo ang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy kaalam ay siguraduhin na nakapag-subscribe ka na. Dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Narito ang mga tao na iniwan ng una nilang asawa. Maricel Soriano. Matapos ang relasyon sa action star na si Ronnie Ricketts, umibig muli at nagpakasala sa unang pagkakataon si Diamond Star Maricel Soriano sa aktor na si Edo Manzano. Nangyari ito matapos ang divorce ng aktor sa Star for All Seasons na si Vilma Santos. Hindi dinumog ang kanilang kasal dahil ito ay tinago sa publiko. Una silang nagkasama sa pelikulang Schoolgirls noong 1982 at nasundan noong 1988 sa pelikulang Babaeng Hampas Lupa. Nagsama silang dalawa bilang mag-asawa mula 1989 at natapos naman ang kanilang pag-ibigan makalipas ang 3 taon. Ang naging pagsasama ni Edo at Maricela ay sinasabing naging magulo kaya napag-isipan nila na maghiwalay na lamang. Hindi naman sila binayayaan ng anak sa kanilang maiksing pagsasama. Nagkaroon naman sila ng reunion movie noong 1994 sa pelikulang Separada. Makalipas ang ilang taon, pumasok muli sa isang relasyon si Maricel Soriano. At ito ay ang former congressman, Cesar Halosjos, kung saan siya nagkaroon ng isang anak. Sa ngayon, single si Maricel dahil mayroon siyang 2 anak na kasama sa buhay. Ang panganay at adopted son nila Ronnie Ricketts na si Maron at ang bunsong anak si Ken kay Cesar Halosjos. Alice Dixon. 13 years ang itinagal ng kasal ng isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz na si Alice Dixon at web developer na si Ronnie Miranda. Sinagurian ng Mal Nightingale movie ang kanilang love story at sinasabing misery ang naglapit kay Alice at Ronnie sa isa't isa. Ilang buwan naman matapos silang unang magkita sa bahay ng isang kaibigan na pagtanto nilang kaya na nilang pakasalan ng isa't isa. Nangyari ang kanilang civil wedding sa Vancouver, Canada noong 1999 at napagdesisyonan din nilang doon na manirahan. Sa loob ng kanilang buhay mag-asawa, hindi naman sila biniyayaan ng anak. Sinasabing irreconcilable differences ang naging sanhi ng kanilang paghiwalay. Taong 2013, nang mapawalang bisa ang kasal ni Alice Dixon kay Ronnie Miranda, nanatili naman silang magkaibigan at ito ang gustong mangyari ni Alice dahil matagal din ang kanilang pagsasamahan. Si Alice naman ay nakilala ang kanyang current partner sa pamamagitan ng kanyang makeup artist. Ngayon ay masaya silang naninirahan sa Boracay. Ciara Soto. Nagsama na ng 6 na taon si Ciara Soto at ang COO at CIO ng Apt Entertainment na si Jojo O'Connor. Ikinasal sila noong January 17, 2010 at taong 2015 naman nang sila ay magkaroon ng uniko iho na si Chrises. Ngunit makalipas lamang ang 1 taon, napabalita na umalis na si Ciara sa bahay ng kanyang asawa. Ang hiwalayan ng dalawa ay sanhi ng third party pero nanatili namang civil ang mag-asawa para sa kapakanan ng kanilang anak na wala pang 1 taon nang sila ay maghiwalay. Ngayon ay meron ng bagong karelasyon sa Ciara na si Ian Austin na isang film. Masaya silang dalawa lalo na't itinuring ni Ian na parang sarili niyang anak si Chrises. Christine Reyes. Nagpa siyang magpakasal si Christine Reyes at ang kanyang Filipino-Iranian martial artist boyfriend na si Ali Katibi. Ito ay ilang buwan lamang matapos ang kanilang engagement. Ngunit hindi naging matagumpay ang kanilang buhay mag-asawa dahil nagtagal lamang ito ng 3 taon. Taong 2015, 1 taon bago sila maghiwalay ay isinilang ni Christine ang kanyang anak na si Amara. Ayon sa isang kaibigan ni Christine, nagiging malamig na raw ang kanyang gabi kasama ang asawa kaya't sila ay tuluyang naghiwalay. Nasa good terms naman si Ali at Christine, lalo na pagdating sa kanilang anak. Sabi ni Christine sa isang interview, masaya na raw sila bilang isang single mom at naka-moved on na rin siya sa kanyang bigong pag-ibig. At isa sa mga inspirasyon niya ay ang kanyang anak. Dina Bonavie. Taong 1982 nang ikinasal sila ng aktor at host na si Vic Soto. Sila ay binayayaan ng 2 anak na si Danica at Oyo. Sa loob ng 4 na taon na pagsasama, sinabi ni Dina na nagsisimula ng magbago ang kanyang relasyon
kaya naisipan na nilang magkanya-kanya ng landas. Inamin naman ni Dina na third party ang isa sa mga dahilan ng pagtatapos ng relasyon nila ng kanyang asawa. Nananatili naman na magandang samahan ni Vic at Dina sa kasalukuyan para sa kanilang anak. At dahil din napatawad na daw ni Dina si Vic sa nagawa niya noon, ikinasal naman si Dina sa pangatlong pagkakataon sa isang Filipino business executive na si Ricardo Penson. Ngunit sila rin ay naghiwalay matapos ang isang taon. Sa kasalukuyan, ang asawa ni Dina Bonavie ay isang former Ilocos Sur vice mayor na si Diogracias Victor Savillano na isa ng congressman ngayon. Masaya silang namumuhay ngayon kasama ang dalawang stepdaughters ni Dina. Pops Fernandez, matalik na kaibigan ni concert queen and king na si Pops Fernandez at Martin Rivera bago pa man sila pumasok sa buhay mag-asawa. Kaya naman nang mapagdesisyonan nilang maghiwalay, naging maganda pa rin ang samahan nila dahil sa mas matibay na pundasyon ng pagiging magkaibigan. 14 years silang nagsama bago pa man sila naghiwalay. Ang sanhi ng kanilang masaklap na paghiwalay ay third party. Pinagsisisihan naman ito ni Martin Rivera at sinubukang isalba ang kanilang relasyon. Ngunit ayon kay Pops, hindi na raw niya kayang mapatawad sapagkat matindi ang issue na kinasangkutan ng asawa. Bagamat may dalawang anak na lalaki na sina Robin at Ram, mas pinili pa rin nila na isang tabi na ang buhay mag-asawa at maging magkaibigan na lamang. Happily single na ngayon si Pops. Kamakailan lamang, nagdiwang siya at ang kanyang mga anak sa bahay ng kinasangkutan na third party ng asawa na si Katrina Ojeda. Masaya na raw sila ngayon at nagkapatawaran na. Vilma Santos, 1980 nang ikinasal siya sa comedy actor na si Edu Manzano habang ginagawa nilang pelikulang romansa. Ngunit napabalitang may ibang babae ang aktor na si Edu kaya nauwi ang kanilang pagsasama sa hiwalayan noong 1985. Subalit naging magkaibigan pa rin sila at nagbigay ng respeto sa isa't isa. Marami ang nagugulat sa kanilang dalawa dahil sa maturity na ipinapakita nila sa ibang tao. Ayon kay Vilma, hindi nawala ang kanyang magandang relasyon kay Edu dahil siya ang ama ng kanilang anak na si Luis. Matapos naman ang ilang taon, umibig at nagpakasan muli ang star for all seasons na si Vilma Santos sa politiko at businessman na si Ralph Recto. Nagkaroon naman sila ng isang anak na si Ryan Christian. Pinasok na rin ni Vilma ang mundo ng politiko at ngayon ay nanunungkulan na bilang representative ng 6th District ng Batangas. Chris Aquino, dumaan sa maraming pag-ibig ang bunsong anak ni na dating President Ninoy at Corazon Aquino na si Chris Bernadette Cuanco Aquino. 1994 nang siya ay maging leading lady ng Batikan na aktor na si Philip Salvador sa pelikulang Nandito Ako. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa kahit nakasal pa si Philip sa una nitong asawa na si Sonny Dabao. Nabigyan sila ng isang anak na si Joshua Philip. Sinasabi rin na nagkaroon din ng relasyon si Philip sa iba habang karelasyon si Chris. Hindi naging maganda ang kanilang relasyon dahil nauwi rin sa hiwalayan ng dalawa. Umibig muli si Chris at sa unang pagkakataon, siya ay kinasal sa basketball player na si James Yap. 5 taon ang itinagal ng kanilang relasyon at sila rin ay nabigyan ng isang anak na lalaki, si Bimbi. Taong 2012, idineklara na null and void ang kanilang kasal. Na ngayon, isang dedicated na ina si Chris sa kanyang mga anak. Sharon Cuneta, naging mainit sa media ang pagpapakasal ni Sharon sa ka-love team nitong si Gabby Concepcion. Matapos ang isang taon, isinilang ni Sharon ang kanilang unika iha na si Casey Concepcion. Taong 1987 naman, nang maging legally separated ang dalawa dahil sa irreconcilable differences at bigamy. Muling umibig si Sharon sa senador na si Kiko Pangilinan na brother-in-law ng singer na si Gary Valenciano. Nagkaroon sila ng dalawang anak na babae na sina Frankie at Miel. Ang kanila namang anak na si Miguel ay ang adoptive son ng mag-asawa. Sa ngayon ay matatag ang pagsasama ng dalawa at busy si Sharon sa kanyang YouTube channel na nagiging connection niya raw sa kanyang mga fans na Sharonians. Isa na rin K-pop fan ang megastar at nahihilig din manood ng mga K-dramas. Christine Hermosa, isang secret wedding ceremony ang nangyari sa dating mag-asawa na si Dieter Ocampo at Christine Hermosa. Ilang taon pagkatapos ng kanilang kasal, naghain ng petisyon si Christine na ipawalang visa ito. Pinilit ayusin ni Dieter ang kanilang buhay mag-asawa at aminadong umasa noon na maayos pa ang lahat. Ngunit sinabi ng aktres na marami pa silang kailangang ayusin sa kani-kanilang personal na buhay.
Masaya at maayos na ang buhay ni Christine sa asawa niya ngayon na si Oyo Soto. Taong 2011 nang ikasalang dalawa sa Balay Isabel, Batangas. Sila naman ay binayayaan ng limang anak. Carmina Villaruel. Naging pinaka-kontrobersyal ang relasyon ng aktres sa aktor na si Rostong Padilla sa mundo ng showbiz. Ang love team nila noong 90s ay kinakiligan ng marami. Nagkasama sila sa maraming pelikula at serye bago pa man sila pumasok sa buhay mag-asawa. Nang mahulog ang loob sa isa't isa, nagpasya silang magpakasal. Ngunit matapos ang 3 taon, naghiwalay sila na siyang ikinagulat ng marami nilang fans. Hindi nila sinabi ang dahilan ng hiwalayan, pero makalipas ang 1 taon, ginulat ni Rostom ang mundo ng showbiz nang siya ay magpakilala bilang binibining gandang hari. Ang dalawa ay hindi biniyayaan ng anak. Taong 2012, nang maging legally annulled sila. Ang current partner ngayon ni Carmina ay si Zorin Legaspi at sila ay kinasal noong 2012. Nagkaroon sila ng 2 anak na kambal noong 2002. Ito ang mga lista ng Filipino celebrities na iniwan ng kanilang unang asawa. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating bida ngayon? Nais mo ba bang ikasal pagkatapos malaman ang kinahinatnan ng mga taong ito? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. At yan ang nagtatapos ang ating nakamamanghang kwento sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. Huwag mong kalilimutang panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.